sa inyo. Okay, yung tungkol po sa seven trumpets na mabilis kong na-share, yung tungkol sa parallelism. Ibig po sabihin, ito muna issue doon papunta sa trumpets. Alam niyo siguro yung famine sa Egypt, eh hindi pa famine, yung 7 years plenty and 7 years famine. In 7 years plenty, tipot lang naman ng 7 churches. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Ngayon, dito sa 7 church ages, kapanalin niya yung natawag na 7-year tribulation period. I realize masasagasaan yung topic na 7 viewings of Daniel. Pero, later siguro sa suggest ko yung topic niyan kasi may different unawa dito sa 7th viewing of Daniel. Pero dito ko gusto ipakita yung parallelism. If you read about the trumpet judgments, mga sumpa sa lupa yun eh. If you read from Revelation chapter 8, ay, pahiram nga, grab na ito, pahiram nga, pakikong nga isa rin. Yung binigay ko sa'yo, pahiram sa'yo. Hindi na rin dito na dito, papel ng papel. Ito, gusto kaya rin bawa lang. Itong church ages, tsaka, ang tribulation, ay magkaparalel. At yung trumpets niya, parehong meron. Ito ang church ages. Itong church ages, ito naman yung tribulation period. Mapapansin nyo yung tipot larawan sa 7 years, plenty at 7 years famine. Ang tipot larawan niya is yung panahon ng grasya, yung panahon ng kahiram. Ngayon, sa unawa ng mga sabbatista na walang last week of Daniel, kasi tapos na sa kanila, ang trumpeta nila ay nandito sa church ages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yung trumpeta nila ay napapanood sa church ages. Ngayon, sa mga ibang protestante na nagtuturo, in-apply nila lahat ang trumpeta dito. Kaya Brother Gunn, naka-apply nito, no? Sa tribulation period. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So, tanin ba ang dalawa totoo? Pag binasa niya yung Feast of the Trumpets ni Barbanam, ikakalat niya yan equally. Meron dito sa tribulation, meron doon sa church ages. Ngayon, meron din siya mga statements na parang nagbabaka yung forza rito. Ngayon, gusto ko ipaliwanag, si Barbanam ay nagbabasa rin sa SDA yan, kay Ellen Rubay. So, nakapapunod siya ng ideas. Halimbawa, yung 3.5 years na teaching. 3.5 years na lang natigala sa 7th weeks of Daniel. Napupunod niya yan, bago pa yung time na magturo siya ng 7th weeks. Nung nagturo na si Brother Cam ng 7th weeks of Daniel, na sa libro niya, ang naipinalakas sa kanyang Holy Spirit yung 7 years. Pero ordinarily, sa ordinary time na nagtuturo siya since 50s, at after nito, papuntang 65, nababanggit talaga niya 3.5 years. Bakit kaya? Nag-merge sa kanya yung version ni Larkin Scofield dun sa version ng mga SDA. Paano nag-merge? Sa SDA, tapos na eh. Tapos na ang last week. Sa kina-Larkins, meron pang 1 week left. Ang nangyari, naglagay siya ng 3.5 years dito, at wala nang duro ng SDA ng half of the last week. Siyempre, sa unawa niya, dito sa end of the last week, half week na lang nagkira. Pero when he thought about the 7 weeks of Daniel, gumawa na sa illustration. Ito yung nagawa niya illustration. Hindi niya nagawa illustration yung illustration ngayon ng karamihan na
May 33 and a half years pa rito, may halfway pa rito. Okay, pasok tayo sa trumpets. Nung naikalat niyan, it's like, isang cue yan na meron sa church ages at meron yan sa tribulation. Ang trumpet sa loob ng church ages ay yung paliwanag katulad ng mga apostles na sa Acts 2, last days na to, ito yung tinatawag na last days. Hindi nila alam yung church ages, it's a mystery of God. So since this time is the last days, ito kung sinasabi mo yung Matthew 24, yung terrible times, yung persecution, etc., yung tribulation. Ito rin ang time na pinag-usapan. Ang time ng church ages at ng tribulation magkaparallel. Halimbawa, somewhere in the 10th century, the Pope declared si Boniface, ba yan? Yung God siya. Dito, in the middle of the week, 2 Thessalonians 2:4, He will sit in the temple of God, showing himself that he is God. Sa term ni Marmarang means to do it. From means of the traffic, sabi ba niya. So ngayon, ano yung parallel dyan? Ito yun. If you read the trumpets dun sa Revelation, chapter 8, mababasa mo yung tubig na dindugo. May magbundok bumagsak sa dagat. At marami pang ibang, nasunog yung mga puno. Hindi mo pwede iwasan na yung application ng talata ng Revelation chapter 8, mga trumpets, up to 9 yan, no? Ay, nandito sa loob ng Revelation period, hindi mo maiwasan yan. Kasi, dito sa mundo natin, lalo na sa St. Peter, maraming ang believer, scoffing, asan na yung second coming niya? Asan yung second coming niya? May nangyari yung mga kalamit na dito, pero hindi nila pansin yan. Parang tingin lang part of nature lang. So, ito yung realidad ng trumpets. If you read the trumpets, may tubig na dinggugo, may famine, may plague, may maraming namatay. Nagganap yan throughout history, yung Black Death, etc. Marami ng sakot ang nangyari in these 2,000 years. Kahit yung earthquake, tsunami, it got worse and worse up to the end. Pero we are still in the church ages. Ang nangyari dito sa church ages is like this. Nakakalat sa for 2,000 years yung nababasa namin sa Book of Revelation. Pero, pagdating dito sa lahat dito, Daniel, lahat ng nagaganap na trumpet judgments ay sisiksikin yan for 7 years. Pag nasiksikin for 7 years, kung pangatlo na dito, mas tuloy ang lala. That means to say, mauulit lang yung dating trumpet judgment. Sa lahat lang ng tribulation, yung church ages, lalo na dun sa salot niya, yung salot ng trumpet judgments na nangyari sa church ages is magpapatuloy lang yan dito in greater intensity. Ano ngayon ang paliwanag? The trumpets directly apply to the tribulation period. This is the language of Daniel 9:24. Pag natupad yan, tapos na lahat ng kasalanan. Ang mundo ay sanctified na yung temple, etc. Tanggal na yung Messiah. So, by this time na mangyari yan, ang proseso sa lagay dito. Ibig sabihin, naranasan ng New Testament saints, Christians, yung maranasan ng tribulation saints, mga Holy Spirits. At tignan natin yung tinatawag na the last trump dun sa Corinthians 15. Sa Corinthians 15, yung binabanggit na last trump, multiple application. Halimbawa, pag binasa ninyo yung Revelation chapter 11 verse 15, pwede nyo buksan yung Bible doon. When the seventh angel sounded, there was a great voice in heaven saying, the kingdom of this world is become the kingdom of our Lord and of his Christ. So, the seventh trumpet dito, announcement ng millennium. How about dito? Ito na yung ministry ni Barbara Nam. Sa ministry ni Barbara Nam, yung seventh trumpet, it is a voice call. Anong voice call? Pakinggan po kasi yung Revelation 10:7. Sabi sa Revelation 10:7, in the days of the voice of the seventh angel, so there was the voice, when he shall begin to sound. Nag-sound na, hindi pa.
Magsasound pala. So, nauna ang voice is a sound. Pero all the while, matagal na tayong nag, sa conditional thinking natin, isabay itong dalawa. Of course, understandable na datihan, syempre, mas bata pang naman natin. Pero as time goes on, may naliliwanag ng Panginoon, ay, huwag nga, nauna yung voice bago sound dito. Yung sound na ito, trace it back sa Revelation chapter 9, chapter 8. Siguro, makakatulong kung buksan niyo yung Bible niyo, chapter 8. Markahan niyo when it sounded. Revelation chapter 8, the first angel sounded. Markahan niyo sa Bible niyo, hindi ko memorize ang verse. Revelation chapter 8. Anong verse yun nung sinabi na the first angel sounded? Anong verse yun? Verse 7, pati-check. The first angel sounded? Tama ba? Okay. Okay, mark nyo sa Bible nyo. Yung second angel sounded, anong verse? Pakisigaw na lang yung verse, no? Verse 8. Ito, verse 7, ito, verse 8. Oh. Third angel? Verse 10. Verse 10. Fourth angel? Verse 12. Verse 12. Okay, mapapansin nyo palayan ng palayan yan. Asan ang mong fifth angel sounded? First 9:1. Revelation chapter 9 verse 1. Verse 1 to. Asan ang 6? 13. Verse 13. Kapansin nyo lumalayo. Doon mo mahirap makita nasaan na yung 7. Ito, 6 to, trumpet to. Asan ang 7? Ang sounding ng 7 is 11:15. Pero bago mag 11:15, dyan mo maintindihan ng Revelation 10:7. In the days of the voice of the seventh angel, talin sabi ng mga ibang angel, when he shall begin to sound. So it's focusing on this time when it actually sounds. And the seventh angel sounded. The ministry of Parmanam is like an announcement to the end. He announces it in advance when it will sound. In essence, siya yung seventh angel trumpet sa church again. Pero sa actual, he's announcing the heavenly angel will sound a trumpet that will announce the kingdom of this world is become the kingdom of our Lord in Christ. How about these others? In-announce na rin niya mga previous messengers. Dito sa Revelation chapter 8, last verse, mapapansin ngayon, the trumpet has a voice. A trumpet has a voice. See? So, every trumpet that sounded, may message. May nangyari, may message. Pero balitan yung 7. Nauna ang voice, dito sa 7, nauna ang voice, so pwede yung promote ng actual sound. Nauna ang voice bago yung actual sound. Then kailangan ng 7th trumpet. Because like the 7th seal. So, going back sa fifth of the trumpets, Parmanam subdivided between these two. Yung malaking punto nandito, pagdating dito, yung natipirang dalawa ko saan. So, why? It's because of this parallelism. Okay? Merong nangyari dito sa church ages na sana dito nangyari doon. Naranasan na ng Christians dito yun na maranasan doon. Of course, malaking kapikat niya kasi makukompress for 7 years lahat ng mga trumpet judgments na ibubuhos dito. Pansinin niyo pa pala, meron tinatawag na 1/3 yung trumpet. 1/3 ng mga puno na namatay, 1/3 ng mga isda, ng mga tao, ng mga ligay ng kahili. 1/3 ng araw, hindi sumingat, sumilaw. Pagdating nun sa vial, kompleto siya. Meron pa siya tagad yung vial judgments eh. Sa Sabatista, kinalagla yung vial judgments dito. Pero, dito, ang mas kaganapan ng vials, kasi sa vials, magiging 100% na siya. 1/3 of the angels na hata. Tumpa, of course, di paglawa ng 1/3. Pero pagdating dito sa vials, judgments, sa dulo, it's 100%.
ng bundok sa pagbubasa niyo sa kunarin sa 6 trumpet na lapag niya 6 buyer is nagbilib yung kakanya ng business. So, ito yung bird's eye view lang po. Overview. Mangyari, gusto niyo may yung lang yun. Then, so, yan lang po ang may share ko. Salamat. Talakaran niyo. Amen.